Nag-umpisa nga itong chapter 1034 sa scene sa Pleasure Hall, kung saan malapit nga ito sa nagaganap na laban nila Sanji at Queen. Dito nga inakita natin ulit itong babaeng nasaktan daw ni Sanji, at ang pangalan nga daw niya Osome. Bale, kahit nasa gitna na nga ng pagsabog itong babae na to, ayaw pa rin niyang umalis sa Pleasure Hall. At dahil pala yan, sa hinahanap niya yung alaga niyang daga na si Chuji. Sa sumunod na panel naman, napunta na nga tayo sa scene kung nasaan si Momonosuke. Dito na-realize nga ni Momonosuke na kung yung Dragon Clouds nga daw ni Kaido nakokontrol ni Kaido ng husto, bakit daw hindi niya subukang kontrolin itong Dragon Clouds ni Kaido, since parehas nga naman silang dragon. Kaya naman dahil sa idea na to, nakita nating kinuha ni Momonosuke itong mga Dragon Clouds ni Kaido na nakapalibot sa buong Onigashima. Sa kabilang banda naman, nabalik na nga tayo sa nangyayaring laban nila Sanji at Queen sa live floor. Dito nakita nga nating umatake si Queen kay Sanji gamit yung Sparkling Queen, kung saan naglabas nga itong si Queen ng laser beam sa mata niya. Nung makita nga ito ni Sanji, agad niyang naalala yung atake ng kapatid niyang si Ichiji, which is yung Sparkling Valkyrie. Very similar nga daw itong atake na to sa ginawa ni Queen. Bali, na ilaga naman ni Sanji itong atake na to, pero kaagad ngang sinundan ni Queen yung atake niya ng Henry Queen, kung saan bigla ngang humaba yung leeg ni Queen at inagat itong si Sanji. Sabay naglabas pa nga ng malakas na electricity itong katawan ni Queen. Itong atake nga na to very similar naman sa atake ni Niji na Henry Blazer, kung saan parehas nga rin tong naglalabas ng napakalakas na electricity. Anyway, medyo napuruhan nga si Sanji sa atake na to ni Queen, at tinanong nga ni Queen si Sanji kung pamilyar daw ba siya sa mga ginagawang atake ni Queen sa kanya. Dagdag pa nga ni Queen na sinasadya niya daw ipakita kay Sanji itong mga techniques ng Germa 66 sa kanya. Ipapakita nga daw niya sana to once na masuot na ni Sanji yung raid suit niya. Pero dahil nga sa sinira na to ni Sanji, wala na daw point para hintayin pa yung moment na yon. Kumbaga, ang point ni Queen kaya niya pinapasuot kay Sanji yung raid suit niya, dahil sa pride. Dahil kung matatalo nga daw ni Queen itong si Sanji, suot yung raid suit niya, mapuprove niya nga daw na mas magaling siyang scientist kesa sa tatay ni Sanji na si Vince Smoke Judge. Sa sumunod na panel naman, nagpatuloy pa nga rin sa pag-atake ng laser beam itong si Queen kay Sanji, hanggang sa bigla na ngang humaba itong braso ni Queen na similar naman sa nagagawa ni Yonji. At dito inikot na nga ni Queen si Sanji at umatake ng Winch Queen. Bali, nung ginawa nga ni Queen itong atake na to, bigla namang naalala ni Sanji yung atake ni Yonji na Winch Danton. Sa sobrang lakas nga ng atake na to, nakita nating nagdudugo na itong muka ni Sanji. Pero napigilan rin naman ni Sanji itong pagkakahawak sa kanya ni Queen, dahil gamit nga yung paa niya, sinipa niya itong mahabang braso ni Queen. At dahil dito, galit na galit nga itong si Queen, since naputol na nga yung mechanical arm niya. Sinabi nga lang ni Sanji na wag na wag daw mababanggit ni Queen yung pangalan ng pamilya niya sa harapan niya mismo, dahil panigurado nga daw pagsisisihan daw to ni Queen. At dito umatake na nga si Sanji ng Flanche Strike. Sa sobrang lakas nga ng atake na to ni Sanji, nakita nating naglabas ng dugo itong si Queen. Pero bago pa nga masundan ni Sanji ng panibagong atake itong si Queen, bigla nga siyang nawala. Yes guys, naging invisible nga itong si Queen. Nagtataka namang tinanong ni Sanji na kaya rin daw palang magawa ni Queen yung kakayanan ng raid suit niya mismo. Pero bago pa nga magbunye itong si Queen dahil sa pagiging invisible niya, bigla nga rin nawala itong si Sanji. Pero hindi nga to dahil sa kaya rin ni Sanji na maging invisible, bagkos dahil nga ito sa sobrang bilis ng galaw niya. Sa sumunod na panel naman, nakita nga natin itong si Osome, kung saan saktong yung hinahanap nga niyang alaga na daga, nasa battlefield rin kung nasaan itong sila Queen at Sanji. At dahil nga sa naka-invisible itong si Queen, hindi siya nakikita ni Osome. Sinabi nga lang ni Queen na itong si Osome nga daw ang pinaka-paborito niyang gisha simula nung mamatay daw si Kumurasaki. Pero hindi nga raw siya gusto ni Osome, at nagpapanggap pa nga daw itong si Osome na may sakit, wag lang daw siyang makita. Kaya naman nung time nga na papalapit na si Osome sa naka-invisible na si Queen, dito pagtatangkaan na nga sana siyang patayin na itong si Queen. Pero bago pa nga maka-atake itong si Queen kay Osome, nakita natin itong si Sanji mula sa itaas, kung saan
nakaprepare na nga siyang umatake. Sinabi nga ni Sanji na pinagsama-sama nga daw niya yung exoskeleton's powers niya, yung lakas, yung bilis at yung armament haki niya para sa atake na to. At dito ay nakita na nga nating umatake si Sanji ng demonic wind kick, kung saan esaktong tinamaan nga neto si Queen sa ulo niya. At bago pa nga makarecover itong si Queen, sinundan kaagad ni Sanji yung atake niya ng combo ng iba't ibang sipa. At ang panapos na atake nga netong si Sanji yung tinatawag niya na Beef Burst, kung saan yung naging resulta nga ng atake na to mukhang hindi niya na talaga bubuhayin itong si Queen. Since kitang kita nga natin na mas malakas na itong atake ni Sanji compare sa mga nagdaang atake na ibinato niya kay Queen. At habang nangyayari nga to, na-realize ni Sanji na hindi pala talaga siya ang umatake kay Osome. Bagkos si Queen pala ang umatake kay Osome. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1034. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Kung sa last chapter nga halos 80% ng chapter nakasentro lang kay Zoro, ngayong chapter naman sabihin na nating 80% din ng nilalaman neto nakafocus naman kay Sanji. So unahin na nating pag-usapan itong nangyari kay Momonosuke. Kinuha nga ni Momonosuke sa chapter na to yung mga Dragon Clouds na pinroduce ni Kaido. Kung maaalala nyo guys sa mga past chapters nga sinabi ni Yamato na medyo nanghihina na nga daw itong si Kaido. Kaya yung Dragon Clouds daw na siyang nagko-control sa paglipad ng isla ng Onigashima hindi na daw gaanong gamay pa ni Kaido. Meaning kaya nahatak na ngayon ni Momonosuke itong Dragon Clouds ni Kaido simply dahil sa hindi na nga 100% pa itong si Kaido. At syempre dahil nga rin sa isang aring dragon itong si Momonosuke gaya ni Kaido. Kaya niya nakokontrol itong Dragon Clouds na naproduce ni Kaido. So props kay Momonosuke guys dahil even though hindi siya parte sa aktual na gera sa Onigashima at hindi naman talaga siya lumalaban gumagawa pa rin siya ng paraan para makatulong sa abot ng makaya niya. Ine-expect ko nga na soon kapag malapit nang bumaba itong isla ng Onigashima papuntang Flower Capital makikita na ng mga tao sa Flower Capital itong si Momonosuke. At yung idea nga natin sa mga nagdaang chapter reviews natin na gaya ng pagbuhat ni Kozuki Oden sa mga scabbards possible rin sa tingin ko na ganitong senaryo din ang mangyayari kay Momonosuke. Pero imbis nga ng mga scabbards ang pauprotektahan ni Momonosuke magiging yung mga tao na sa Flower Capital. Nang sa ganun nga naman makilala talaga itong si Momonosuke na magiging susunod na shogun ng Wano. Anyway, pag-usapan naman natin itong nangyaring laban nila Sanji at Queen. Nakita nga natin na lahat ng kakayanan ng Germa 66 kaya ring magawa netong si Queen, including yung invisibility ng raid suit ni Sanji. Sa part nga na to sobrang nakaka-impress etong si Queen at talagang masasabi natin na isa siyang high caliber na scientist. Sa part naman ng huling atake ni Sanji, specifically yung combo na ginawa niya kay Queen, bigla ngang bumalik sa alaala ko yung ginawa rin niyang combo sa huling atake niya sa naging laban niya kay Kurobi. Parehas na parehas kasi yung vibes para sa akin. Ultimo yung mutant shot na last attack niya kay Kurobi, parehas nga rin yung forma sa ginawa niyang beef burst kay Queen. Kaya I assume ito rin talaga yung gustong iparating para sa atin ni Oda. Ang maalala yung mga dating pinagdaanan ni Sanji at mas ma-appreciate pa natin siya. Sa tanong naman kung official na bang natalo ni Sanji etong si Queen o hindi pa, para sa akin nga, uulitin ko guys para sa akin lang. Opinyon ko lang to, okay? Tingin ko nga tuluyan ang natalo si Queen. Bakit ko nasabi? Dahil kung i-analyze nyo nga sa tuwing magta-title lang versus etong si Oda, ito na nga yung nagiging hint na matatapos na yung laban sa pagitan ng dalawang karakter. Example na lang natin dito yung chapter 467, kung saan may title nga to na Zoro versus Ryuma. And sa chapter nga na to, tuluyang natalo si Ryuma. Isang example pa nga natin dito yung nangyari sa chapter 895, kung saan may title nga ito na Luffy versus General Katakuri. And guess what? Sa chapter nga na to, tuluyang natalo si Katakuri technically. At ang last example nga natin yung recently lang na chapter 1018, kung saan may title naman ito na Jinbei versus Husu. At sa chapter nga na to, tuluyang natalo si Husu. Bali, ang point ko dito since may title nga itong chapter 1034 na Sanji versus Queen, para sa akin nga tuluyan ng natalo si Queen sa laban niya kay Sanji. Pero sa tingin ko may possibility pa rin na makikita natin si Queen sa mga susunod na chapters.
dahil pwedeng may i-reveal pa o may sabihin siya kay Sanji na relevant sa pagkatao niya. Since may connection nga itong si Queen sa tatay ni Sanji na si Vin Smoke Judge. Anyway, itong pinapakita nga ngayon ni Sanji na sobrang bilis to the point na hindi na nga siya nakikita ni Queen sa tingin ko, hinahanda na nga tayo ni Oda para sa mangyayaring laban ng Straw Hat Pirates at ng mga Marines sa hinaharap. Kumbaga ito na yung foreshadowing sa future fight nila Sanji at Admiral Kizaru. Dahil kung iisipin nyo guys ha, ang pinakamabilis nga na karakter sa series na itong One Piece, no doubt na si Admiral Kizaru. Since yung Devil Fruit powers nga niya, basically kaya niyang gumalaw na kasing bilis ng speed of light. Kaya naman kung itong galaw nga ni Sanji ngayon, nabibilisan na tayo. What more kung si Admiral Kizaru na ang magpakita ng bilis niya, diba? Kaya naman ang tanong ko nga bago matapos ang video na to, sa tingin nyo ba? Kung maglalaban na sila Sanji at Admiral Kizaru pagtapos na itong Wano Arc, sa tingin nyo, sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Bali kung may naiisip kayong idea, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin para sa chapter 1034. So yun lang, peace!